Hello everyone! We're back at dahil Sabado ngayon ay maggagawa tayo ng isang project. Ito bago ko lang gagawin ito. I haven't done this for the previous years dito sa bahay. So maglalagay ako ng, i-decorate ako ng garland ko. Pansin nyo mayroon akong hawak na martilyo because I will be using wood, no? So, tatrabahuhin ko din siya dito sa labas at ipapwesto ko siya dun sa bahay. So, yun ang gagawin natin ngayon. Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-decorate. So, nakapili ako ng, ano, ng isang magandang kahoy. Ayan, kahoy. At ito ang gagawin kong base, no? Kung saan ko gagawin yung decoration. Kasi mahirap na, hindi maganda yung pwesto ng lugar na paglalagyanan ko ng decoration. So, gagawin ko to, dito ko gagawin, sa labas ko gagawin siya at dito ko ilalagay sa kahoy na to yung ating decorations, no? So gagawin ko, tatanggalin ko muna yung mga pako-pako na nandito sa kahoy na gagamitin natin para nga sa pagde-decorate. Patulong ako kay Nonno para tanggalin tong mga pako-pako sa mga kahoy natin. Ayan si Nonno, yan ang aming kasama dito sa bahay, ang aming hardinero. Wow, maka-hardinero. Okay, so nagtatrabaho tayo ngayon dito sa labas. Yun lang, yung kanina yung kahoy na sinabi ko will be the base of our project. Tapos lalagyan natin, dito natin i-gun packer. So gamit tayo ng gun packer para i-staple itong ating garland, no? Masasurprise kayo later on kung saan ko ipipwesto itong aming itong project na to. So ayan, gun packer na natin yung ating garland sa kahoy. Then, yun nga, susunod natin, lalagyan na natin siya ng mga accessories, ng mga ornaments. Nung nagpre-prepare ako ng mga gamit ko, actually may binili ako na akala ko isa siyang buong Merry Christmas and Happy New Year. Pero lumabas, sarap! Happy New Year lang! So, HAPPYNEWYEER. So, hindi ko siya pwede ilagay dito. So, i-delete natin sa dahil hindi niya tama. Dapat Merry Christmas and Happy New Year ang nakalagay. So, hanap tayo ng ganyan later on. I-position ko na yung garland at gagamit ulit tayo ng vine na mayroon ng incorporated na bulaklak. No? Gagamit din tayo ng mga Christmas balls na napakarurumi at mayroon pang butas ng Christmas balls pero gagamitin pa rin natin yan. Tapos, gagamit tayo ng ribbon, yung ribbon na parang ginamit natin sa Belen. At ito, syempre gagamitin natin ito. Maganda to kasi pwede natin siyang gamitin sa gitna dahil merong gap sa gitna. So, gagamitin natin siya sa gitna. So, ang procedure dito ay syempre ilalagay muna natin sa ribbon. Then, ipapasok na natin si vine na mayroong flowers. Then, mag-i-incorporate. Ay, by the way, magkagamit pala tayo nitong fern na to, no? Para merong additional color sa ating project. No? Then, at gagamit ako nito. May isa akong bulaklak na gagamitin para sa gitna. No? So, ipapesto natin siya dyan kasama nito. So, tingnan natin ang kalalabasan ng ating project. Isa pa pala, gagamit pala tayo nito, ang ating tie wire. So, magpuputol-putol muna ako, then ipre-prepare ko muna lahat bago natin sisimulan yung ating project. So, kung napapansin nyo, lahat na itong mga ginagamit kong decorations ay actually, ito yung mga previous na mga gamit namin, no? Hindi, siguro ang mga binibili ko lang dito, yung mga bago lang, yung mga katulad nitong tie wire. Pero halos lahat nung ginamit ko dito, ito yung mga previous na gamit din namin. Wala pa akong masyadong binibili dito. So, yun lang.
Okay, so naipwesto na natin si ribbon. Ayan, si ribbon. So mahabang-mahaba talaga siya. At ito yung effect niya. Ayan. So, inuna natin si ribbon. Mamaya pa natin i-spread out yung mga leaves ng ating garland. Ngayon, ilalagay na natin itong si vine na mayroong na naka-incorporate na yung bulaklak, no? Para mayroon siyang effect. So ayan na, na-incorporate na natin yung mga bulaklak. Ito yung vine na meron ng bulaklak, no? So meron siyang leafy na effect, plus yun nga, may meron na siyang flowers. Gagawin natin, spread out natin siya para kita yung pati yung mga garland, spread out natin. Okay, so na-spread out na natin yung ating garland plus yung mga champignon na nilagay natin ornaments. Ngayon, ang gagawin ko ay incorporate ko na yung mga Christmas bowls plus ilalagay ko na yung pinaka-gitna center na decoration. Tadaan! So, tadaan. So, ito na yung ating hindi naman finished product, pero maglalagay pa ako ng garland. Ayon itong frame in between. But nonetheless, kita nyo na yung ano na yung kalalabasan ng ating actually, pag ilalagay ko siya sa beam. Nakalagay siya sa beam namin. So, lagay ko na yung frame, pagkatapos ipoposition na natin siya. Tcharan! So dito ko siya pinesto sa beam namin papuntang hagdanan dahil na medyo bare itong area na to, so nagplano ako na maglagay nito. So ito na yung output natin, nakalagay siya sa beam namin kasi itong bare itong part na to, so I decided na maglagay ng ganito sa amin. Okay, so yun ang ating project for today. Wait nyo po yung susunod na vlog ko. Ang next na vlog ko naman ay aming hagdanan. So maglalagay naman ako ng garland dito sa aming hagdanan.